If you notice yung mga underwear ngayon, yung mga spandex, di ba? It locks the moisture in. And because of that, bacteria grows, especially fungal infection. Marami din sa atin ngayon na pumupunta sa gym and they're wearing yung mga tight-fitting underwears, yeah, which also locks in the moisture. And because of that, it cannot breathe. And because of that also, ayan nangyayari, nandiyan na yung mga infection, nag-grow na siya. Oh, kasi pag hindi cotton, no? Ano, hindi, yes, agad natutuyo yung pawis. So nandun lang siya, basa, yes, lang siya diyan sa tabi-tabi. Oh, pero lahat ba ng babae prone dito, or there are only some women who are prone to have this? Well, a lot of women are prone to this kasi number one, when you are immunocompromised, let's say when you are sick, when, yeah, you are diabetic, no? Pag kunyari nagtitake ka ng mga pills, any changes in hormone, or let's say you just gave birth, mm-hmm, all this can bring down your immune system. Kaya ka prone magkaroon ng mga infection na ganito. Mm-hmm. And of course, very important to note also is the proper hygiene, right? Yeah. Alam mo, Doc, ano, sa akin hindi na to bago personally. Kasi yung aking OB, si Dr. Catherine Lim, sinabi niya na sa akin noon, dalaga pa lang ako, hindi pa ako buntis ha. Mm-hmm. Sinasabi niya na, na it's good that when you're home, pa-air mo, you know, ano, walk freely. Ganun eh. Yung magpalda ka lang. Okay, magmaluwag na shorts ka lang. And even kay Antonia, yung aming panganay, yun din na sinasabi niya. Kasi yung masyadong tight-fitting na pants at yung mga leggings, right, na yan, nakaka-irritate yan. Pero yung iba kasi, yeah, dahil without proper knowledge, natatawa lang sila. Kala nila joke lang, di ba? Yes, yes. Oo. Kaya yung ano din, yung mga nag-gym, palagi silang pinapawisan. You know, they have to actually wash more often, hindi lang yon. Yeah. Yung mga palagi nagwe-wear ng mga pads, you have to change very often too. Kasi if not, what happens is that bacteria will cultivate and it will actually grow and cause a lot of infection. You know what happens pagka imbalance na kasi yung acidity sa vagina. You know, the vagina has to be acidic eh. Mm-hmm. Then, you know, you have the normal balance of the good and the bad bacteria. Mm-hmm. Hindi naman tayo sterile. Eh. You know, like when you talk about fungal infection, this fungus can grow sa mga orifices, like in the vagina, sa anus, sa mouth, all in all these mga areas. Pero pagka natip yung balance ng acidity and pagiging basic, you know, yung pathologic na bacteria ang nag-grow, ibig sabihin, yun yung mga bacteria na nagko-cause ng infection. Yun na, anong gamot ngayon dyan, Doc? Kung nagka-infection, well, na. Okay, it depends kasi when you're talking about fungal infection, then you have to give antifungal medications, no? Then these medications can be given through a vaginal suppository. You put it in the vagina for 3 days or for 7 days. Or with some cases, you can also take oral medication na antifungal. Then if it's fungal. Now, if you're gonna ask me, how would you know if you have this fungal infection? Number one is magkakaroon ka muna ng mga redness, ng irritation dun sa vulvar area, di ba? Dun sa opening. Kaya lang kasi, you know, inside the vagina, sometimes meron ka ng infection na hindi mo alam. Because the area close to the cervix doesn't have any pain fibers. So what I'm saying is, usually dyan nagsistart yung moisture collection and also fungal infection na hindi mo na-feel. But when you go to your doctor and then you get to be examined, meron kang parang, are you familiar with the cottage cheese? Like appearance ng discharge, yeah, that is very much particular for fungal infection. Mm. Okay, sa lalaki ba applicable din yan, Doc? Yung hindi pagsusuot ng underwear sa bahay? Hindi mo siya nakakahawa because, number one, when you have this fungal infection, it's not STD. Remember, for men, nahahanginan eh. Sa vagina kasi, remember the vagina is a tube, it's a caliber, right? Na pwedeng mag-grow ang bacteria dun sa dulo, yung malapit dun sa cervix na hindi mo nakikita. Mm-hmm. And it's not easily cleansed. Uh-oh. Hindi katulad ng external. Uh-oh. Pero yung sa lalaki, Doc, ina-advise nyo rin ba na pag nasa bahay lang, huwag na mag-underwear? Ay nako, hindi ko alam yan ha, pero ako ang ma-advise ko, for both men and women, kailangan cotton underwear ang gagamitin. Mm.